Alright, so magandang araw at magandang gabi sa aking mga viewers at lalo na sa aking mga subscribers na hindi mumitaw na tumantang kilig sa akin. At ito ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo ang collectable device na ginagamit para sa pagkulikta sa na-accumulate na tubig doon sa ating air condition unit. Ang tubig na makakolekta nito ay gagamitin natin sa hydroblast machine. Kasi dito sa barko, hindi na kami gumagamit ng jet chisel or pneumatic jet chisel para sa mga pangkatok sa mga kalawang. Instead na nagpadala yung opisina ng hydroblast machine. At ang hydroblast machine ay ginagamitan namin ng tubig. So dito sa air condition na ito ay marami siyang na-accumulate na tubig na nagpo-produce ng 8 to 10 tons per day. So sayang din. So kukuliktahin natin itong tubig na to upang magamit sa ating hydroblast machine. Ang tubig na ito ay para lamang sa hydroblast machine, hindi ito ginagamit sa pagluto o pampaligo. Sa so, hydroblast machine lamang. Ito po ang channel ng Sips Peter TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Alright, so ngayon fabricate na natin itong ating collectable panel. So ang diameter nito ay mayroon siyang sukat na 170. So iguguhit na natin dito sa plansa ang kanyang diameter na 170. At pagkatapos ay bawasan natin ng 70 mm upang magka slope tayo ng konti. So ma-incline siya na mag-conical siya ng konti. So bawasan natin ng 70. Ayan ang sukat at ito yung ibabawas natin ng 70. At pagkatapos kung na-cutting at ito na yun ang resulta. Ito yung binawas ko na 70, yung in-analyze ko ito. So ito na ngayon ang ating ginawa at pukin ko na ito ng round bar. Sa kamukha ng mga sinasabi ko sa inyo dati, yung ginawa ko doon sa panel, ganito ang style upang magkaroon siya ng kunikal. Papaluin mo lang ng dahan dito sa may plants niya. Kamukha ng ginagawa ko, yan ang gagawin nyo. Dandahan lang at hanggang magkaabot yung magkabilang dulo. Kamukha nito, nag-abot na. So ito na yung resulta. Yan. Ganito ang paggawa ng panel. Sa mga nakaraang video ko, mayroon ang nagtatanong doon na paano daw ginawa para magkaabot yung kabilang dulo. So nakikita nyo, ganito ang ginawa ko. Pinupukpuk ko yan ng dahan ng round bar. Yan. Hanggang magkaabot siya. Yan, kamukha nito. Yan. Yung makikita nyo, medyo may mga tama siya. Maaari pa nating ma-smooth yan sa pupukin ng dandahan. So hindi naman to masilan dahil collectable panel lang ito ng tubig. So sa akin okay na to. Pero kung gusto nyo na medyo maganda tingnan, ay papaluin nyo pa ng konti at para mawala yung kanto. At ito na, para medyo matibay-tibay. At tutupiin natin ng siya, may labi niya, para medyo tumitibay ng konti. Ayan, ito na yon. At wiwildingin na natin ito. Ayan, unang-una nating i-wielding ito ay doon mismo sa kanyang tubo.
yung tubo na yon ay mayroong sa dulo nun ay mayroon siyang 90 degrees. So hindi ko na ginawa yung 90 degrees na elbow doon, ay mayroon ditong stack. Wini-welding ko lang ito doon sa mismong tubo na pagdugtungan natin. At ang paggagamit ko nito, hindi ako gumagamit ng welding, ay asitinil lamang ang panghinang ko. At ito na, inihinang ko na ito upang makukunik na natin. So ang paghihinang dito ay kamukha ng mga sinasabi ko sa inyo na pag gumagamit kayo ng acetylene ay kailangan natin ng balance ang pag-adjust sa oxygen at saka acetylene. Kasi kung hindi mo ma-balance ang pag timpla sa acetylene oxygen ay hindi ka makahinang ng gusto. Ito yung ginagamit ko na rod ay ang galvanized wire. Yung ordinary na galvanized wire na ginagamit sa atin ng pangsampayan o ginagamit sa mga construction sa pag tie up sa mga kabilya. Ito yun ang ginamit ko ng panghinang. So sa nakikita nyo na medyo mo pumuputok ng konti ay ina-adjust ko naman uli yung kanyang adjustment dito sa mayroon dyan dyan sa may P2 niya, mayroong acetylene at saka oxygen na knob, ay i-adjust mo lang. Pag medyo pumuputok ay taasan mo yung acetylene, din mag-adjust ka rin ng oxygen ng konti. Ayan ang paghinang. Kasi ginagamitan ko ito ng acetylene dahil manipis yung ating plansa na galvanized ay 0.05 lang. So kung gagamitan ko ito ng acetylene welding ay maring mabutas at saka hindi maganda tingnan. At saka yung tubo na yon, acetylene na rin ang ginagamit ko para kompleto siya. At pagkatapos nating na welding lahat ay maglalagay tayo ng tubig. Lalagyan natin ng tubig ito upang ma-testing natin kung wala bang mga leaking yung pinaghihinangan natin. Dahil para hindi tayo mag-double job. Kasi kung magli-leaking ito, pag naikabit na natin doon, ay maaaring magtatagas yung tubig at so gahol na naman sa oras. Dahil magkakalat doon sa flooring yung tubig. So sa ngayon ang di pa naikabit dito pa lang sa workshop ay kailangan mo nang ititesting by lagyan mo ng tubig. So lagyan natin ng tubig. Kamukha nito may tubig na yan. At kabilaan yan. So titingnan natin kung may yun siyang tagas. So wala siyang katagas-tagas. So ibig sabihin dito banda ay okay na. So tingnan din natin yung kabila kung okay ba. So dito naman sa kabila ay okay din. So ibig sabihin perfect ang pagkahinang natin ay wala siyang katagas-tagas. So ang hinihinang ko dito ay acetylene lamang. Kasi itong tubo na to ay schedule 40 ay kayang hinangin sa acetylene. Ayan. So pagkatapos na ginawa natin ay maglagay tayo ng T dito sa gitna upang doon natin ikabit yung hose at maglagay din tayo ng stand. Ng stand niya ay gamit lang tayo ng round bar. At ngayon na pagkatapos kong hininang, dahil hininang ko ito ng tanso dahil ang isang material dito ay stainless steel. Ito, stainless steel ito at bakal yung tubo natin. So, ang the best na kamatch nito ay ihinangin ng bronze or bronze. Yung blue na yan, nakikita niyo sa lapag, ay yan ang hinihinang ko.
sa mga susunod na video na ma-upload ko ay ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin yan. So sa ngayon ay ito muna ang ibabahagi ko na collectable device ng cooling seat ng air condition. So ngayon natapos na ang paghihinang lahat pati connection. So ang susunod ay lagyan ko ito ng stand upang hindi siya matumba. So ang ginamit ko ng stand dito ay run bar, so medyo makapal. So gagamit ako ng welding pag nagkabit ako ng run bar. So sa nakikita niyo mga hinang ay hinang yan ng acetylene, hindi yan hinang ng welding. Yan. Lalagay mo natin dito upang magpabrikit tayo ng run bar para sa kanyang stand. At ito na ay nakagawa na ko ng stand sa ating collectable device. At i-welding ko na ito gamit ang welding machine. Welding rod ang ginamit ko dito dahil makapal naman itong round bar. At okay naman yung tubo natin dahil schedule 40 yan. Medyo ang kapal yan ay nasa 3 mm. Itong stand na to ay medyo mataas pa yan. Puputulan lang natin to mamaya. Dahil lang kailangan ko lang dyan, ang height niya ay 100. So ayan na, natapos ko na pag-spot. So nilagay ko dun sa lapag upang ma-balance ang kanyang stand. Kasi kung i-willingin ko agad ay hindi siya pantay, so maaaring gumagalaw yan dun. Kaya ngayon pinapantay ko na. Pagkatapos kong naipantay ay ipupulwid ko na ito. So sa nakikita niyo yung stand ay medyo mahaba pa yan. Ay puputulid pa yan natin mamaya. Dahil ang kailangan na natin ang height ay 100 mm. So ang height na yan ay nasa mga 150. So nag-allowance lang ko ng kunti para maka-adjust ako mamaya pagka-cutting. So at ngayon naikabit ko na ito na yung kabuuhang ginawa natin. Ayan. Makikita niyo yung tubig na umaapaw diyan at na pumupunta doon sa panel. Kabilaan yan. Yan ang condensate sa air condition. Sa loob ng air condition 1 and 2. Kasi dalawang air condition ang pinaandar namin dahil nasa UEE kami, medyo mainit. So kaya dalawang air condition ang ginagamit. So pag dalawang air condition ang ginagamit ay nagkaroon siya ng accumulation na condensate water na nagproproduce ng 8 to 10 tons per day. So sayang din ay kaya kinukulikta namin upang magamit sa ating hydroblast. So tuloy-tuloy yan ang pagtatagas niya. So nakikita nyo na talagang malakas. Kaya umabot siya ng 8 to 10 tons ang napoproduce niyang condensate araw-araw. At pagkatapos niyan ay na normal na ang ano natin at pipinturahan na natin yan upang hindi siya kakalawangin. Sa ngayon, pinakita ko sa inyo kung gaano ba karami ang tumatagas na or na accumulate na tubig doon sa ating air condition. Nakikita nyo yan ay napakalakas ang tubig na nag-condensate sa ating air condition. Yan. Sa kabila pa lang yan. Yan ang number 2. Itong number 1 din, ganun din. Kaya sayang ang tubig na ito. Kaya kinukulikta namin at nilagay doon sa
technical tank. Yung technical tank na yan ay ginagamit lamang sa sa hydroblast machine. So ito na, at napinturahan ko na ang ating collecting device. At ngayon okay na siya, at naka dalawang araw na siya nag-operation. At marami-rami na rin ang na-i-produce niya na tubig. So kung mayroon kayong mga na-condensate dito sa barko, ay maaari niyong gayahin itong style ko upang makukuliktan niyo ang mga na-accumulate na tubig sa ating air condition. So ang mga tubig na nakulikta dito ay sa ibang barko ay ginagamit nila sa panghugas, panglaba, at maaari ding pampaligo, lalo na sa mga barko na nandyan sa Afrika na hirap talaga ang tubig. Pero dito sa amin ay hindi namin ginamit ito dahil marami kaming tubig at saka malaki ang tangki namin sa freshwater. Ginagamit lang namin ito sa hydroblast machine, ang tubig na ito, dahil magandang gamitin ito dahil ang pH nito ay nasa 7.4 ang pH. Kaya magandang gawin sa i-feed up sa hydroblast machine upang magamit. So malaking bagay din ito, ang tubig na nakukuha namin dito sa air condition, at marami. Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba.